Kanya-kanya naman tayo na, kanya-kanya tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng gusto. Ngayon, walang superior na pananaw. Kasi lalo pat kung wala namang ginagawa, kung hindi, kung ano lang yung pangkaraniwang ginagawa rito, para isipin ninyo na mas nakakaangat ang inyong pananaw kaysa sa iba, eh napakalaking pagkakamali nun. Pagkatapos, kayo itong maulit-ulit, na sinasabi nyo, pinaglalaban nyo, demokrasya, eh, anong iba ibig sabihin ng demokrasya? Kaya nga sinabi kasi, nila nalalaman, sir. Yes. Hindi pwedeng ganun. Ngayon, yung, ang bawat isang tao, may kanya-kanyang kwento yan. Yung kwento na yan, whether importante sa inyo o hindi, importante sa kanya yan. Ang tawag doon, respeto, pakikipagkapwa-tao. Yung ginawa mo, ikaw na babae ka, na may kasamang aso, nahihiyang-hiya sa ginagawa mo. Mabuti pa yung aso. Oo, mabuti pa yung aso, may breed. Yung ginawa mo, bastos masyado eh. Kung hindi ka man, hindi mo man nagugustuhan yung kanyang pananaw, pananaw niya yun eh. Kahit ang gusto niya, si Isko, gusto niya si si Norberto Gonzalez, si Abelia, si Ping Lacson, gusto niya si, sino ba? Manny Pacquiao. Sa kanya yun. Respetuhin niya yun. Pwede tayong mag-disagree agreeably. Narinig nyo na ba yun? Tapos nakakahiya, nasa isang institusyon kayo, symbolizing intellectual discussion, intellectual exchange. Saan napunta yun? Saan napunta yun? Dahil lang sa mask? Yes. Maninita ka? Hinaantay kita rito. Kasi babagsak na pong Pilipinas pag si Marcos ang naupo. Sabi ni ating ano, may aso. Tsaka nagmumuka. That doesn't even merit an answer. Yes. It doesn't even merit an answer. Do not even dignify that by responding. Ano eh, each person has a story to tell. You just have to learn to respect it. Hindi kayo, wala ni isang tao ang may karapatan na sukatin ang halaga ng bawat kwento ng kahit na sinong mamamayan. Kwento niya yun eh. Hindi yun kwento ng buhay mo. Ikaw rin may kwento ka. Lalo mo nakikialam sa kwento mo eh. Ngayon, your right ends where my right begins. Mga BBM, you... Mga Legnario, nandito sa UP! Nung nag-aaral ako dito, napakaganda ng palitan ng mga paliwanagan. Marami mga magkakaibang pananaw, pero rerespetuhin mo kung paano nilalahad yung mga argumento. Hindi yung ganyan, may nagjajaging, susundan mo, tapos iinsultuhin mo. Unjust vexation yun. Harassment. Yes. Ano na lang eh, sa simpleng pagkakapwa-tao. Diba? Sa simpleng pagkakapwa-tao. Ang ibig ko sabihin nun, mas lamang ka. Siguro ako, suspecha ko, yung nakita mong tao, ang itsura mo kung kakayang-kayanan mo eh. Diba? Ugali nyo yan eh. Hindi tama yun. Ikaw pa na nagsasabi na dapat tayo magrespetuhan, demokrasya, nasa napunta yun? Eh, nakikialam ka. Pakialaman mo yung aso mo. So, sir, bakit po sila takot na mapuong Marcos sa Pilipinas? Alam mo, that's not for me to answer. Yes, I mean, you do not explain your yes. choices. Tama. Kaya nga, mayroong botohan eh. Kung ako exactly. ba boboto, makukonsulta ako sa inyo kahit na pare-pareho tayo. Hindi tayo magkukonsultahan. Suffrage yun eh. I do not respond to intrigues and speculations. Doon lang tayo sa ano, simple. Yes. People have choices. And that's why we're people, because innately, dapat kaakibat natin yung nirerespeto mo yung mga choices na yan. Yes. Ganun lang yun. Hindi ito tungkol sa intriga, hindi ito tungkol sa kung ano mangyari. Ang isa pa, ang dami-dami sa inyong nuknukan ng daming pananaw nung martial law, eh pinanganak kayo 90s. Ayan. I was born 1964, year of the dragon. Inabutan ko lahat yun eh. Now, ito yun. Do not force your story to my life. Yes. I have a story to tell. And unfortunately for you, I did not see what you saw. I did not experience what you experienced. So, ang ibig ba sabihin, yung kwento ko, hindi totoo? Yes. Ang lahat! Ayan. So, kung makabahin ko sa iyo. Oh, hindi. I do not... I won't even go that far. I won't even go that far. Na we will be challenging
ideologies. Hindi eh. Simpleng pagkakapwa-tao lang ang pinag-uusapan. Tama! Yun ang choice mo. Ito ang choice nila. Kahit yung pinakagunggong na choice ng kausap mo. Alam mo, ang dapat kong gawin, respetuhin mo yun. Tama. Ikaw nga, may aso ka, nakalagay dito, bawal pala. Tama. Kasabay talaga eh. Nakalagay dito, bawal pala. Ayun, yung aso, ito, yes. Kaya pala yung aso mo, nakatungo, hiyang-hiya. 4 points. Ayan. Yun lang, simple lang. Hindi talaga ako nagre-respond sa mga intriga o yes. speculative na mga statements. Simple lang po. Pagiging pagbutihan lang natin pagkakapwa-tao natin. Yes. Huwag niyo po nilalait ang pananaw ng iba dahil lang sa kanilang itsura o kaya dahil sa pananaw niyo na mas mataas kayo kaysa kanila. Exactly. Pareho kayo ng komposisyon ng katawan. Yes. Chicken mo. Walang lamang na mas matibay ang puso mo, ang atay mo. Baka mamaya nga, baka yung kidney mo, hindi na nagpa-function yung isa. Huwag yung ganun. Pare-pareho lang tayo. Pare-pareho tayo. Huwag yung nilalait yung pananaw ng iba. Tama. Okay? Ngayon. Sir, last message po. Sir, last message po sa ating mga kababayan all over the world. Po. Last message po sa mga kababayan natin. Well, of course, our kababayans all over the world, especially our OFWs. Yes. Yung inyong choices, pag-isipan nyo, wag emotional. Pag-isipan nyo kung ano yung para sa bansa natin. Yung bansa natin, gulping-gulpi sarado na dahil sa politika, dahil sa mga maling mensahe. Kayo na nasa ibang bansa, nakikita nyo yung mga bagay-bagay dyan na nakakaangat. Bakit sila nagkaganon? Tingnan nyo, suriin nyo, at tingnan nyo kung ano pwede rito sa bansa natin. Hindi ito tungkol lamang sa isang tao na magbabago ng buong bansa. Tungkol ito sa kanya at sa inyo. So, keep that in your mind, keep that in your heart. Do not let your emotions come in the way. Ito yun. Yun. Maraming salamat po. Arnie Ignacio, maraming salamat po. Ayan, maraming napakasulit, mga kabayan ko. Sana hindi na maulit yung 5,000 na. Pag ngayon na. Okay na. Sir, maraming salamat po. Maraming thank you po. Maraming thank you. Ano bang ano mo, vlogger ka ba? Kamusta po? Ano pong komento mo doon sa trending na video? Sa haba na sinabi ko. May comment pa. Ayan. Matik na yun. Ang hanga na sinabi ko. Matik na yun. Ayan, maraming salamat po. Hinarap namin yung